Hi everyone, it's me, Gali. Welcome back sa ating channel, mga kapatids. If it's your first time here, welcome po sa Team Kapatiran, the team that greens. Sabi wow. Nga ng isang best friend ko. Wait lang, sino ba itong nag-text? A few moments later. Today's video is very special because I am going to talk about this 10% niacinamide plus 2% alpha-arbutin ng Getreen. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Getreen po ay sarili ko pong skincare line. And ito po yung lagi kong pinapromote lately sa mga videos ko na kung pwede, kung gusto nyo akong supportahan, ganyan, or kung gusto nyo itry yung coming soon na product, ay please paki-follow nyo ang FB page ng Getreen and yung official na Instagram account ng Getreen. Yan po lagi yung parang pang-ending ko sa mga ginagawa kong videos lately. And tada! Wow! Ito na po siya. And if you are watching this video, mga kapatid, sasabihin ko na lang to ngayon ha, kasi baka mamay makalimutan ko. I want you to know, mga kapatid, na pwede na po kayong umorder. Pwede na po nyong itry itong 10% niacinamide plus 2% alpha-arbutin ng Getreen. Magkano ba? It's only 330, excluded the shipping fee. All you have to do is, punta po kayo sa description box below, click nyo po yung link ng official Facebook page ng Getreen or sa Instagram. Mag-message lang po kayo doon and we are going to assist you. So as you can see, mga kapatid, right now, wala po akong kaayos-ayos. Hindi pa po ako nagsiskincare. It's because in today's video, I am going to show you kung paano ko ini-incorporate sa aking skincare routine itong 10% niacinamide plus 2% alpha-arbutin ng Getreen. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. And while gagawin ko po ang makeup ko later, I am going to discuss with you kung ano ba ang mga details na andito sa box ng Getreen. Para at least, diba, kayo na gustong bumili ay magkaroon po kayo ng idea kung ano ba to, ano ba yung makukuha nyo sa pera nyong 330. So, naka-ready na po ang aking skincare basket. Siya, bigay ko sa harap. So, after kong mag-facial wash, so for how many months, ito po yung ginagamit ko na facial wash, itong Lux Organics Whitening Repair. So, after kong isabon to sa mukha ko, ako ay nag-toner. As of now, mga kapatid, ubos na po ang current favorite ko na toner. Bali, nakadalawang bottle po ako nitong Whitening Repair na Essence Toner ng Lux Organics. Yung isang ganito na ubos na andun sa taas sa vlog room. So, sa video natin today, ito po yung gagamitin ko. Itong Dickinson's na Original Witch Hazel na Pore Perfecting Toner. So, yan na ba yung cotton ko? Ayan, toner. After ko pong mag-toner, ang sinusunod ko ay itong serum ng Getreen. Itong 10% niacinamide plus 2% alpha-arbutin. Kaso lang mga kapatid, itong ipapakita ko sa inyo, ito po yung walang label. It's because nung naubos na itong mga samples na binigay sa amin ng research and development ng manufacturer namin, ay napilitan po ako na gamitin to na wala pang label. Pero same lang talaga to sila mga kapatid. It just happened na ito walang label, ito finish na talaga, finished product na. So ang ginagawa ko, every time na ginagamit ko to, sinishake ko ng very very light. Tapos, nag-dispense ako ng 2 to 3 drops sa kamay ko. Ayan. Tapos, I do this action. Tama ba? Ginaganyan ko lang siya and mga ilang seconds, nag-absorb na agad siya. Ayan o. As you can see, hindi oily tingnan yung face ko. Glowy siya pero hindi oily mga kapatid. Ayan. Napaka-fast absorbing ng serum na to, especially kapag 2 to 3 drops lang yung nilagay mo mga kapatid. Grabe, ang bilis, parang seconds lang mga kapatid, nag-absorb na agad siya. Kaya kung ikaw yung tao na parang laging on the go, hindi ka talaga pag-aantayin ng serum na to. This serum is lightweight also. Tapos para sa may mga sensitive skin dyan, fragrance-free po itong product na to. Actually, dito nakalagay yung mga pinagsasabi ko mga kapatid. Babasahin ko mga kapatid ha, please allow me. So, this product is for all skin types. Fast absorbing, sabi ko kanina, di ba, paulit-ulit. Lightweight, fragrance-free, silicone-free, and oil-free. Tapos dito sa baba, naka-indicate na this product is paraben and alcohol-free. Tapos meron tong 30 ml na content amount. Ayan, tapos this product is made in Philippines. Ayan, di ba? Philippines. Proud na proud. Sa mga gagamit po nito, malalaman nyo po na napasobra po yung amount na nilagay nyo po sa mukha nyo kapag
nag-white po yung face nyo. Alam mo yung parang hindi nabanlawan ng maayos. Ganun. Kasi nung first time ko po ginamit yung The Ordinary Niacinamide, ay siguro mga 4 drops ang pinapata ko sa mukha ko. 4 or 5. Ganun kadami. And na-mention ko sa video na parang hindi nabanlawan yung face ko. Every time na gagamitin ko yung serum na yon, ang reason pala ng mga kapatid ay it's too much. Kaya sinabihan din kami ng research and development na sakto lang talaga yung i-apply kasi sayang din, di ba? Lately po, ang ginagawa ko, after ko pong mag-apply ng sunscreen, kung hindi naman po ganun ka-dry yung face ko, ay hindi na po ako nag-moisturizer. It's because moisturizing na po mga kapatid. Pero for example, if you have dry skin, ay mag-add na lang po kayo, mag-layer po kayo ng moisturizer. So ito po yung paborito kong moisturizer simula nung umuwi kami dito sa Pilipinas, and I am going to show you kung paano ko nililayer yung skincare products na ginagamit ko. Ayan siya. Pero most of the time talaga kapag wala namang mga bumps yung face ko, ganyan, and hindi naman ganun ka-dry, ay enough na tong serum na to. Ayan siya. Kapag nag-absorb na yung moisturizer, ay pwede nyo nang i-apply yung inyong sunscreen. So, today, diba, matanggal na yung hair clip. Wala siya sila nag-operate karon. Wait lang ha. A few moments later. Nagkulot-kulot ako kaganina. Tapos ang ending, kahit talion din gihapon na ako. So, going back mga kapatid sa ating topic. So, for example, nag-absorb na po ang inyong moisturizer, you can apply your sunscreen. So, it's up to you kung ano yung gusto nyong gamitin na sunscreen. Kung wala bang tint or itong merong tint. Ayan. Most of the time, kapag andito lang ako sa bahay, itong walang tint ang ginagamit ko. Pero dahil ako ay nag-film ngayon and later mag-picture siguro ako mga kapatid, itong merong tint ang gagamitin ko para no need na akong mag-foundation. 2 hours later. Hi everyone! I'm back. Ginawa ko na lang po off-cam ang makeup ko. It's because malubat na po yung battery. So, let's continue. Ay, wait lang. Ang ginamit ko pala kasi for sure merong magtatanong kung ano yung mga ginamit ko ng mga makeup products. For my base, hindi po ako nag-foundation. Instead, ito po yung ginamit ko. Itong Sun Glow na Tinted Sunscreen in the shade Medium. Ayan siya mga kapatid, nag-focus na ulit itong camera natin. Praise God. Tapos nag-concealer ako ng very, very light. Pero as you can see, full coverage ang tingnan. It's because full coverage ko talaga ang concealer ng Cosrx. So ito po yung kanilang Clear Fit na Spot Concealer. Ito po yung box niya. Ang shade nito ay number 23 Natural Beach. Ayan siya mga kapatid. Sa mga gustong bumili nito, na-order ko po to sa Amazon Japan. I'm not sure kung available ba to sa Shopee and sa Lazada dito sa akin. Pero sa mga physical stores dito, hindi ko to nakita. Pero I highly recommend this product kasi a little bit goes a long way lang. And ayan siya, oh. Matatakpan niya talaga yung mga pinaghirapan mong eye bags. And then, ang ginamit kong blush ay itong 3CE Take a Layer Multi-Pot. Ito po yung ginamit ko, silang dalawa. Itong isa, itong si Cabbage Rose, in-apply ko siya sa buong cheeks ko. Buong cheeks talaga. Pero yung, ano lang, sakto lang mga kapatid. Tapos dito sa gitna, malapit sa ilong ko. Hindi na ako marunong mag-explain about makeup. Ito yung ginamit ko, itong si Primula. Ayan siya mga kapatid. Ayan siya. Diba, lakas maka-fresh. Ayan siya. And though na medyo may kamahalan tong mga cream blush na to, super duper tagal niyang maubos. Tapos, ito yung klaseng cream blush na hindi nakakasira ng base. Tapos, nag-bronzer ako ng very, very light lang mga kapatid. Ito yung ginamit ko. Itong Milanina Soleil Baked Bronzer. Ayan siya. Lagi ko na itong napapakita. And then, nag-eyeshadow ako ng konting-konti. Ano ba? Hindi ko kabalo mag-eyeshadow. Murag wala lang, diba? Itong kulay orange. Itong muted na orange ang ginamit ko. Muted! Tama ba? Masawa yan. Diyan ko sa mga mag-eyeshadow. Ano. For my lips, gumamit pa ako ng dalawang products. I first used this detail na powder pout in collaboration with Ashley Yap. Ayan
siya. Ito yung first na in-apply ko. Tapos sa gitna, ito yung ginamit ko. Itong Black Rouge in the shade A12. So now, let's go back to our main topic. So kapag binili mo tong 10% niacinamide plus 2% alpha arbutin ng Get Rid, ay ganito po ang itsura ng box ng actual component. Glossy yung box mga kapatid, tapos naka UV print ang mga text. It's clean, it's simple, and it's gender neutral. Ang story behind naman kung bakit pinangalanan pong Get Rid ang skincare line namin ni Harvey. Kasi last year, we are thinking kung ano ba ang ipapangalan dapat. Yung hindi intimidating, yung short lang. And one day, naisip ko na what if Get Rid na lang. Since na every time na bumibili tayo ng skincare products, meron talaga tayong objective sa mind na I want to get rid of my pimples, ganyan. So, yan po yung rason kung bakit pinush namin itong Get Rid. It's very short, it's easy to understand, and hindi siya intimidating pakinggan. Dito po banda, may makikita kayo na sun and moon. It's because you can use this serum morning and evening. To be honest mga kapatid, during testing phase, ay napatunayan namin ni Harvey na mas visible ang result kapag ginamit mo to twice a day. Si Harvey, simula nung na-aprobahan namin yung formula, ginamit niya talaga twice a day. And ang laki talaga ng pinagbago ng skin niya. Kung hindi niyo pa napanood yung transformation video niya, ilalagay ko po dito sa screen yung thumbnail, yung picture ng thumbnail mga kapatid ng video na yon. Ito po yung ginamit niya. Siya. So, you can watch it kung hindi nyo pa napapanood. Ako naman mga kapatid ay after siguro nitong video na to, ipopost ko or siguro yun ang mauuna, yung transformation video ko din. So, I tested this product mga kapatid in 3 different conditions. First is, I use this product once lang in a day. And merong pinagbago pero hindi talaga yung bongga bells. Ang napansin ko, naging okay yung texture ng mukha ko. Basta healthy looking na siya tingnan. Makikita nyo naman sa video and sa pictures. Healthy looking talaga siyang tingnan. Pero yung mga acne marks ko, visible pa rin siya. Sa market, may different types of serum formulation. Merong water-based, merong oil-based, merong gel-based, merong emulsion na mga serums.
meron ding mga press balm na klase. Ito pong 10% niacinamide plus 2% alpha-armutin ng Gethryn. Water-based serum po ito. Dito naman po banda, nakasulat na this product contains 10% niacinamide plus 2% alpha-armutin. Sa mga hindi po familiar kung ano po ang nagagawa ng niacinamide and alpha-arbutin na ingredient, ang niacinamide, ang ilan sa mga nagagawa ng niacinamide mga kapatid, it can brighten your skin, skin brightener po siya, it's a skin restoring ingredient, it can also reduce sebum production sa ating balat. Tapos ang alpha-arbutin naman, it's a skin lightening ingredient. For example, mga kapatid, kung baguhan po kayo sa pagsiskincare and nag-worry kayo kung ano ba ang function ng mga ingredients na andito, huwag po kayong mag-alala. It's because dito po sa likod ng box, nakalagay po ang ingredients list, kompletong ingredients list and what it does. Yung function ng mismong product. For example, ang water, ano ba ang function ng water sa product na to? Ayan. Ilagay po namin na solvent. Bali, sinadya ko talaga mga kapatid na ganito ang format ng ingredients list na every ingredient meron talagang katabing function. It's because way back 2016 or 2017 ata, nung nagsastart ako mag-skincare, grabe talaga mga kapatid, effort na effort ako every time na bumibili ako ng skincare product sa mga tindahan dahil hindi ko alam kung ano ba ang nagagawa ng ingredient na to. And since na meron akong sensitive and acne prone skin, dapat talaga maging ingredients conscious ako. So, yan po yung rason kung bakit ganyan po yung format ng ingredients list ng Get. And I think malaking tulong to sa mga magsisimula pa lang gumamit ng mga skincare products. And since meron po akong sensitive and acne-prone skin condition, I designed this product na fragrance-free. Ibig sabihin, wala po kaming nilagay dito na fragrances to mask the natural odor ng serum na to. Pero sa mga gagamit po nito, sa mga gusto pong i-try to, meron po kayong maamoy na sugar cane na scent. Kung hindi po kayo familiar sa scent na yon, parang kaamoy niya yung ascorbic acid mga kapatid. Pero wala po tong ascorbic acid ha. Pinilit ko talaga na zero scent talaga to. Pero nung pinabawasan ko yung sugar cane na ingredient, nagbago ang formula. Kaya sabi ko, sige, wag na lang. So, yan. Pero ang importante, wala pong fragrance itong product na to. Kasi most of the time kapag meron tayong sensitive skin, nagbe-breakout tayo kapag ang isang product may fragrance. Dito naman po banda, nakasulat ang product claim. So ano ba ang kiniklaim ng product na to? So sabi dito, it can brightens your skin, evens out skin tone, lightens dark spots, it can regulate oil production, and last but not the least, this is great for those na merong sensitive skin and skin redness. Before ko po in-approve itong formulation ng niacinamide ng Gethryn, ay tinest ko po ito in 3 different conditions. The first one is ginamit ko to ng once a day lang to see if kung meron bang kaibahan kapag ginamit na tong serum na to once a day versus twice a day. As you can see, ang laki talaga ng kaibahan mga kapatid. As in, grabe, napag-glowy ng skin ko during that time. And basta, napabilib talaga ako. And yan yung mga panahon na nag-IG story ako na confident akong hindi gumamit ng filter. Kasi even though na meron pang nagpipick through na mga dark spots, okay lang kasi konti lang sila mga kapatid. So, yan po yung result. Tapos, merong days na nag-stop ako sa paggamit ng niacinamide. It's because dumating po yung glycolic, wait, pakita ko sa inyo. Dumating po itong glycolic acid na tinetest namin. Ito po yung pinaka-strongest na variant. And I think na-share ko ito sa Christmas vlog ata. 5 days pa lang, tumigil na ako kasi feeling ko masyado itong matapang for my skin. 5 days pa lang mga kapatid, grabe talaga yung pamamalat. And ang pisngi ko kasi parang nasunog siya ng very very light. Though na naging careful naman ako kasi I learned my lesson during nung nag-maxi peel po ako. Always akong nag-apply ng sunblock, tapos dito lang din ako sa bahay. And ina-apply ko during that time yung one pass rule lang ng pag-a-apply ng product. So, ang verdict ko, masyado itong matapang for my skin. So, tinigilan ko siya after 5 days, I think, kung tama yung pagkakatanda ko ha. And bumalik po ako sa pagnanayasinamide. So, paunti-unti mga kapatid, naging okay yung skin ko. Na-restore talaga yung sunog, medyo sunog lang na pisngi ko.
Dito naman po na side, dito po naka-print ang how to use for best results, sun alert notes, no, contraindications, notes, caution, tapos dito sa likod, andito yung about ng 10% niacinamide plus 2% alpha-arbutin, andyan. Dito naman po banda, nakasulat ang ingredients and what it does, manufactured for. Tapos dito sa opposite side ng how to use, ay andito po yung picture ng niacinamide na component. So for example, mga kapatid, marami po kayong tigyawat and gusto nyo pong gumamit sa product na to, pwede naman kung hiyang po kayo. Pero don't expect ha na kapag ginamit nyo to, alam mo yung ito talaga yung magpapawala gamot sa inyong tigyawat. Hindi po, kasi hindi po function ng product na to na magpagaling talaga ng acne. Kasi itong niacinamide skin brightener po siya, skin restoring po siya na ingredient. So I hope mga kapatid, supportaan niyo po itong skincare line ko po, and I hope talaga na maging okay din sa inyo. Always ko yung pinag-prepare. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please hit the like button, comment your thoughts, and kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Andito si Vash, hindi pa nakabihis. You can also follow me on my social media accounts, Facebook page and Instagram, all at Gali Gascon. And kung hindi pa po kayo naka-follow sa official Facebook page and Instagram account ng Get Rid, i-follow nyo na yan, mga kapatid. Again, maraming salamat po sa panonood ng video na to. Maraming salamat po sa pagsuporta sa akin, sa channel na to, sa pagsuporta sa Get Rid, sa lahat ng mga friends ko na tumulong, friends and family na tumulong na mairaos itong product na to. Alam mo, umabot siya sa day na available na siya, ganyan. Maraming salamat talaga. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming salamat po talaga. So, see you on my next video, mga kapatid. Bye!